maraming salamat kay Jetta Catanao, sa FPD, officers, at mga kapulisyahan. Maraming salamat DPS, City Engineering, and other members, Director Dennis Jai. Maraming salamat Attorney Paul at saka Lady Pacundo of Business Permit and Licensing. Pero mo, ang pangarap ng Pangulo ay patupad 3 days. Dapat may business permit na. Ngayon, nagawa natin 1 day. Wow. Bagay na dapat ikalugod natin lahat bilang mga tagalusod ng Maynila sapagkat may awa ang Diyos sa tulong ng lahat. At katulad ng ipupwento namin sa inyo maya-maya, no, mapagtagumpayan natin itong muling pagbabago ng lungsod ng Maynila. Itong kapitulyo ng bansa kung saan tayo napapabilang bilang mamamayan. Sa tulong ninyo, at sana nga, tulungan nyo kami, katulad na nakita nyo kanina ng mga Banyaga, alam natin, yung mga kliyente natin matatanda, homeless, street children, na kinakalap natin. Ngayon, kahit na tinapon yung pagkain nila sa buhay, ngayon makakasurvive sila because we know for a fact, mahaba ang proseso ng acquisition ng pangangailangan ng syudad. Pero at tiyak ako, hindi mahaba ang pagtitsaga ng tao kapag kumakalap na ang sikmura niya. Thank you sa mga, thank you sa lahat ng tumutulong. Kaya kung sa inyo lahat dito ay maraming salamat. No? Yan ay mga bagay na pangaraw-araw. Mga bagay na nangyayari day in, day out. Now, we invited you and I think some of you will benefit from this. No? We have a commitment. Nalagay nyo, sinabi ko, dadalhin ko ang Makati sa lungsod ng Maynila. Yes. Alam niyo yun? Hindi yun tungkol sa building, ha? What I mean is, yung social amelioration program being done by our neighboring city can be copied. At ako hindi nahihiya na magsabi sa inyo na ito'y kinopya ko lang yung idea nito. Kaya po, ginawa namin ito ay isang makasaysayang araw kung saan itong mga programang ito ay kailangan ng pagsasabatas. Ang alkalde may pangarap, yung pangarap gusto matupad, yung laway, maging tupad laway. Pero, pag ito'y magka-allocate o maglalagay na, maglalagak na ng pondo, kailangan ng batas. Maraming salamat mga tagalungsod ng Maynila, mga kababayan. Binigyan ninyo ako ng kakamping vice mayor. Out of 36 councilor, binigyan niyo ako 24. At yung iba pang hindi namin nakasama ay nakikisa na rin sa mga layo din gusto natin itagun. Bakit po makasaysay ng araw na ito? Sa buong buhay ko, bilang lokal na mambabatas ng lungsod ng Maynila, sa loob ng 18 taon, ngayon lang ako nakarinig ng ordinansa, July 1 po tayo nag-assume, ano? Yung ordinansa patungkol sa social amelioration program natin sa marami, no? Mga 6 hanggang 7 yun. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng Konseho ng Maynila na naipasa ang bagong batas sa lungsod sa loob lamang ng 3 linggo. Yan ay sa pamumuno ng Vice Mayor. At siyempre, ang diskurso, ang timon, sa hapa, o what we call in parliamentary procedure, floor, ay dahil sa pamumuno ni Majority Floor Leader, Joel Chua. Na nakapandihin ngayon. Pang-Congress ka ng dating video. Pwede. Eh, ikinalulong.
nagulog lang. Nag-home makeup, ano ba sa isa mo? Ang gusto mo, metal? And then, natutuwa lang ako sapagkat sa pakikisa ng lahat. O ngayon, itong araw na ito, bukod sa ito yung makasaysayan, dala ng bilis. Kasi ito yung pinaka, ito ang core ng aming governance. Yung nakikita nyo sa kalye ay normal lamang na trabaho ng isang alkalde. At ang alkalde, hindi niya natatapos sa paglilinis-linis lang, pagtatabi-tabi lang. Ang alkalde, nagbibigay ng direksyon. Kailangan may mapuntahan. So, ibig sabihin, meron tayong ginagawang band-aid solution, may ginagawa tayong immediate solution, pero may ginagawa rin tayong long-term solution. Bakit? Itong batas na ito, wala na kami sa gobyerno unless may magiging bagong alkalde pagdating ng araw, palitan itong batas na pipirmahan namin. Ay, kayo na po ang bahala diyan. But for the meantime, kasi hindi ko man natularan ng lubos-lubos. Dahil unang-una, katulad din na bagay ko ng araw, ayokong aakap ng poste na hindi ko kayang yakapin. Unti-unti lang, piyayit-piyayit lang. Dahan-dahan. Ang importante, by principle, approved. Now, the next challenge to us, after we sign this ordinance, hoping, cross finger, may awa ang Diyos, pagdating namin ng Setyembre o Oktubre, ang aming opunan sa Ekotibo will meet, and what this is what you call LFC, Local Finance Committee. Kaya mahalagang batas kasi ipapasok siya sa proposed annual budget ng Lungsod ng Maynila for 2020. Kaya, maigi talagang may batas. Pag may batas, may kapanatagan. Kapag gawa-gawa lang ng alkalde, pwedeng ibigay, pwedeng hindi. Kaya po, isinabatas namin. Ngayon, mamaya ay paliliwanag ko, but I want you to hear first. I would like to ask Assistant Secretary of the Council, Mr. Joshua Sanjago, before we sign this, so that the people may know ano ang content ng dalawang batas na ipinasa sa pamumuno at ni Vice Mayor. Dito ka na. Yumanggap. Ayan. Sige lang. Ordinance to be signed this afternoon on Ordinance number 8565, an ordinance providing 500 pesos monthly monetary allowance to all bona fide senior citizens, differently abled persons with disability, and solo parents. Residents as part of the social communication program of the meeting, appropriating funds therefore and for other purposes. Okay. Makatatanda ninyo, if I may refresh your mind, ang pinangakuan ko lang ng kampanya, senior citizen. Pero, napakalaman ko, maraming mga solo parent ang nagigipit. Kaya isinama na namin ang solo parent. Pangalawa, maraming PWDs ang nangangailangan din ng sustenance. And this is what we call Social Amelioration Stimulus Program. Bakit mahalaga po itong araw ito? Alam niyo bakit? 1 billion piso ang aming pong ilalaan sa programang ito. First time. Tama po kayo. First time. Hindi po sa pagbubuhat ng bago. Tama po. Kuya. In fact, yung immediate data namin, this will cost the city 1 billion and 10 million pesos to be exact. For our senior citizen, for our PWDs,
and Orawar Solo. And another one, kayong mga senior na nandito, mag-exercise na kayo. Dahil si Fernan Bermejo ay inatasan ko ng tukdi yung commitment natin na tumanggap ang mga Jollibee, McDonald's, lahat ng kutse ng senior citizen. Kaya marami sa inyo magiging table manager. Wow! Tagalog. Taganas po. Gagawin ko rin kayo, floor manager. Including PWDs. Why? If Americans can do it, if Singaporeans can do it, if Japanese can do it, why not Manileños? Pinag-coordinate ko na yung ating peso. And another one, on the left side of the ring, ito mga batang bandang wakali. Ay, kami yun. Medyo bata po ito. Kami yun. Kahapon, kausap ko yung Makati Business Club. At ginawa ang meeting sa Manila. Hindi sa Makati. Nakisuyo ko sa kanila na kung po pwede, lahat ng branches nilang itatayo muli. Bago. Branches. Dapat 70% ng kanilang empleyado ay taga-lungsod ng Maynila. Yes! So, tumama namin sa senior citizen. Tapos, mamaya-maya naman yung isa pa. Okay? Si Ate. Swerte ng ballpen to. 1 billion to. Eh, kayo para sa inyo naman. Mga pala, ha? Mga senior citizen, leader senior citizen, makipag-coordinate na kayo sapagkat pag ito in-implement namin, which is will be given a few months from now, ayaw ko na kayong pipila. Ayaw ko na kayong pupunta sa sports complex. Salamat. Nakahirate o malusog na senior citizen, magkakaroon kayo ng ATM. Dahil dyan pumapasok ang katwiran na kapag ka gusto, maraming paraan. Nag-ayaw, maraming nilan. Paalala, huwag yung ipamibigay ang pin ko. Bawang isang lahat. Alam mo ito, nasa isim lahat ko sa letrang B. Okay. Thank you.
1,000,000 piso to ba? Dito po sa gitna, sir. Itong 1,000,000,000. Itong 1,000,000,000. Sunod. Oscars na naman. Okay. Ito ang susunod na ako'y may pangako, commitment namin bilang Asenso Manileño. Kami sa grupo namin. These are pre-planned. This didn't happen overnight. Alam niyo naman yan dahil nakapakinig kayo sa mga salita namin sa Eskilinda, sa kalye. Nakapakinig nyo kami dati. Meron kami kompromiso para sa estudyante ng PLM at UDM. Okay. Update. Next week, Monday, third grading na siya. Oh. Yeah. Kaya mo ba yung pasa majority provider? Eh, nasa kanya po na eh. Kasi ang diskurso nasa kanya eh. He will be the one to defend this social amelioration stimulus program. So it's up to the majority floor leader. Kaya nga nakapanlin. Pero, mas mabilis na napaprobahan. Hindi rin namin commitment, ha? Hindi namin to commitment. Hindi ko kasapi doon sa pangarap namin. Pero nakita namin, siyempre ako, produkto ng public education system. Ako po ay nag-aral sa Ateneo de Tondo. Tondo High School. Pag-aral pa lang namin yun. Ngayon alam kayo eh. Walang basagan ng drink. Rosario Daycare Center, Tulungan Center, yung sagat. Tulungan Center nung araw yun eh. Doon ako graduate. Rosario Almario Elementary School. Tondo High School. Ngayon, yung ating mga grade 12, hindi yan kasama sa pinangakuan natin. Pero, dahil UDM, PLM lang ako eh. Isang buling. Sa lahat ng estudyante na UDM, PLM. Ngayon, sa pamumuno ni Vice Mayor, tingin ko madadali na rin yun. Kasi ito mas mahirap to eh. 1,000,000,000 piso to sa senior citizen. Tingin ko matatagal yun. Ito, ngayon naman, ito, lahat ng grade 12 sa buong Maynila na napapabilang sa public school na tatanggap na ng 500 pesos. Yes! Ordinance number 8564, an ordinance providing 500 pesos monthly monetary allowance to qualified 12th grade students of public schools in the city of Manila, appropriating funds thereof and for other purposes. Oscar, sir. Napakamahal ang order nito. Eh, kapatid nga pang ngayon naman. Okay na. Isang museum yan. Ah, historical to. Cheese. Cheese. Cheese pa lang yun.
chismis. Mukhang batang blind soldier ka. Okay. Para sa kabupa si Mayor. Dito muna po. Thank you. Ay, ngalay na. Next. Palakpakan niyo naman yung mga kusihan. Si Pangulong Duterte nanawagan sa kanyang sona paglilinis ng kalye, sa awa naman ng Diyos, ginagawa na natin yung 3D sa business permit, sa awa naman ng Diyos, sana mga kawanin ng City Hall yung ating dream na one day tuloy-tuloy, kasi talagang tuloy-tuloy. Natutuwa naman ako doon sa live po sa Facebook. In less than one hour, na-cancel ako ang lahat ng lisensya na mga binigay na permit sa establishment sa pagbebenta ng alak 200 meter radius sa lahat ng eskwelahan sa lungsod. Yes. This copy, we'll give this copy to the Secretary to the Mayor, Bernardito Singang, so that the business permit of BPLO and License Division will be notified. They can still do business within 200 meter radius, except we are now withdrawing their permit to sell liquors in within 200 meters of our universities and colleges. Tapos na ang maliligang araw ng cutting class. With regard to your free time, in fact, this will not deter you from drinking liquor during your free time. But it will be hard for you to go further na hindi nyo na siya ma-access. Yan ha. Including 7-Eleven, mga minista, lahat. Basta walang alak na binigyan namin permiso na magnegosyo sa Maynila within 200 meter radius from the north of Manila, from the east of Manila, which is where the universities along that geography, and the south of Manila, especially in the Lasal, CSB, and Cinsco. Marami doon. Pwede pa rin kayo magtinda ng chicha. Puro engka na lang. Wala nang nyangka. Okay? So, muli, palakpakan ninyo ang...